Paggawa ba ng tukneling ang hanap mo? Well, ang masasabi ko, you're in the right video. Dahil for today's video, hayaan niyo po akong ibahagi sa inyo kung paano nga ba yung whole process ng paggawa ng tukneling. Hello, what's up sa inyo mga kainam? Dito sa video na mapapanood nyo, syempre patungkol pa rin sa paggawa ng tukneling, ano? Sinigurado ko na kahit papaano, mas pinasimple ko at mas pinadali ko yung paggawa nito sa pamamagitan ng tatlong proseso. Siyempre, para mas madali nyo naging masundan. Ano-ano nga ba yung mga proseso na yun? Yung una, yung paglalaga ng penoy hanggang dun sa pagbabalat. Pangalawa, yung paggawa ng orange mixture. Pang-coating dun sa tukneneng na gagawin natin. Hanggang dun sa pangatlo, yung paglalagay ng coating dun sa penoy na nilaga natin gamit yung orange mixture para lutuin. Ngayon, dun sa mga proseso na nabanggit ko, magbibigay ako ng ilang mga tips and advice base na rin sa experience ko ng paggawa ng tukneneng, syempre sa araw-araw at pagtitinda na rin ito. Ayun na nga guys, simulan na natin ito agad-agad at huwag na nating patagalin pa in 3, 2, 1, boom! Ang presyohan ng penoy ngayon per tray, which is 30 pieces, is around 125 pesos. Yun yung medium size. Ngayon, kung mapifinish mo na siyang maluto at makukot mo na siya, at finished product na siya, pwede mo siyang ibenta around 12 pesos each. So, kung sa 30 pieces, ay ibebenta mo siya ng 12 pesos each, meron kang around 360 pesos na pwedeng maging benta. So, kung ima-minus mo doon yung food cost mo, which is yung pagkakabili mo nga ay 125 pesos, 360 minus 125, ang pwede mong kitain dyan is around mga 235 pesos. So, ganun po yung pwede nyo kitain sa pagtitinda ng tukneneng. Handle with care. Alam nyo na ang lahat ng itlog ay fragile. Kaya pagdating sa pagtatransfer, kailangan talaga nating maging maingat upang maiwasan yung pagkakaroon ng crack nito. Dahil konting crack lang kapag nilaga mo ang penoy, is possible itong sumingaw at pwedeng masayang lang. At pagdating naman sa level ng tubig, siguraduhin lang natin na nakalubog lahat ng penoy para evenly silang maluto. Lagyan lang natin ng konting suka, konting asin, syempre para preservatives na rin at para ma-lessen na rin yung lansa. Isalang natin siya sa medium heat na apoy at siguraduhin natin na lalagyan natin siya ng takip. Kapag ka napansin nyo na nakumulo na yung penoy na sinalang nyo, para ma-sure mo na luto na talaga siya, mas maganda kung ang gagawin mo, kumuha kayo ng isa doon, tapos isalang nyo lang sa running water, tapos balatan nyo. Ngayon, kung okay na yung isa na yun na chinek nyo, possibly lahat yun okay na, kaya pwede nyo na siyang... I-drain mo lang siya, then lagyan mo siya ng tubig. And then ulitin mo lang yung proseso ng dalawa hanggang tatlong beses. Yun eh kung gusto mo lang naman na mas mapabilis yung paglamig ng penoy na nilaga mo. By the time na napansin nyo na ayun na nga lumamig na yung penoy, pwede na natin siyang balatan. So, mas maganda kung magsisimula kayo dito sa upper part kung saan nandun yung kulay puti. Kasi para maiwasan na yung penoy natin is madurog habang binabalatan siya. Sa pagbabalat, mahalagang i-check natin bawat binabalatan nating penoy para malaman natin yung good quality na penoy saka yung pang-reject. Problema kasi sa penoy is hindi mo masusure kung lahat talaga is good quality. Kaya kailangan talaga, chine-check natin yung maigi para hindi rin tayo nasisira. Kung
amoy pa lang, saka appearance pa lang, is sablay na siya. Huwag nyo na siyang isama dun sa mga good. So, matuto tayo kung paano ihiwalay yung good na Pinoy saka yung reject na Pinoy. Second procedure ay ang paggawa ng orange mixture. Ang mga kakailanganin natin sa paggawa ng orange mixture ay ang mga sumusunod. Una is yung tubig. Sunod yung baking powder. And then, magic syrup. Tapos yung food color, yung orange siya. Then, salt. And lastly, yung harina. Gamit ang tupperware na kagaya nito, ilagay lang natin ang tubig at paghalu-haluin lang ang mga ingredients. Una na nga dyan yung magic syrup. Kahit mga ganito lang. Ayan, kita nyo ba? Ayan. And then, sunod yung salt. Halos ganun lang din. Ayan o, kung makikita nyo. Ayan, ihalo nyo lang sa tubig. After that, yung food color. Ako kasi sa food color, ang nilalagay ko mga ganito karami. Tingnan nyo. Ayan, kita ba sa camera? Ayan. And then, yung scooper ko, maliit lang. Parang same lang siya ng teaspoon. Once na nailagay na natin lahat ng ingredients, haluin lang natin siya. Ako kasi, ang gamit ko pang halo is tinidor. Kamukha nito. Yung ordinaryong tinidor. Ayan. Haluin nyo lang siya evenly. Tapos, yung panghalo, depende sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Kung saan kayo mas komportable. Pagkatapos natin mahalo ng maigi, ilalagay na natin ngayon yung harina. Guys, sa mga nagtatanong kung gaano karaming harina nga ba nilalagay ko rito, actually wala po talaga akong exact amount na nilalagay. So, ang ginagawa ko po dito based on my experience, sa ganito karaming tubig, yung pinakita ko kaninang pag-scoop ng harina, mga 10 ganun muna yung nilalagay ko. Yan. Hanggang sa maging ganito yung lapot niya. Hindi pa siya sobrang lapot sa 10. Kasi, kaya hindi ko muna siya pinapasobrang lapot. Ang dahilan ko doon is kapag ka nilagay ko na tong baking powder, mas madali siyang madissolve. Unlike na pag nilagay ko siya ng sobrang lapot na, mas mahirap na siyang haluin. At may tendency na yung baking powder ay hindi siya evenly na madissolve. Pagka kasi hindi completely dissolve yung baking powder nyo, may pagkakataon na pag sinalang nyo na yung tokneneng, yung iba sobrang alsa, yung iba naman kulang sa alsa. By the way, binabati ko nga pala yung sisters ni Ma'am Powers Vlog, kay Ma'am Jovelyn Liamos. Maraming salamat po sa pananood nung last video ko, yung paggawa ng kwek-kwek. Shout out po sa inyo, Ma'am. More powers po. Thank you. Ganun lang naman yan eh. Kung ano yung ginagamit kong mixture dun sa kwek-kwek, yun din yung ginagamit kong mixture dito sa tokneneng. Halos parehas lang naman yung dalawa na yan eh. Kwek-kwek, tokneneng. Kumbaga, merienda in tandem nga yung dalawa na yan eh. Pagka may kwek-kwek, syempre, meron din tokneneng. Hindi mawawala. Sa mga may gusto kung papaano nga ba matutunan yung paggawa ng kwek-kwek, meron po akong separate video na nagawa nun. Ngayon, makikita nyo po yan sa description and maglalagay na rin ako ng tag banda dito sa portion na ito para dun sa mga may gustong matutunan yung paggawa nun is malaman nyo po. Ang ginagamit kong baking powder, which is pangpaalsa nga nung mixture natin, ay yung kalumit. Sinaling ko na siya dito. Ayan. Sa ganito karami guys, ang nilalagay ko dito, 5 scoop ng baking powder. Ang ginagamit kong pang-scoop, yung kutsara, yung ordinary na kutsara, tablespoon. Ayan, 5 ganito. And then, haluin nyo lang siya hanggang sa ma-totally dissolve siya. Ngayon, kapag ka-completely dissolve na siya, evenly, yung baking powder, pwede mo na ngayon siyang palaputin yung lapot na dapat talaga para makagawa ka ng isang magandang tokneneng.
papakita ko sa inyo yung lapot na maganda para sa paggawa ng tuknini. Kadalasan, dinadagdagan ko lang siya ng mga 3 scoop muna. Ayan. Madali lang naman i-troubleshoot itong orange coating mixture. Pag sumobra sa harina, dagdag lang ng tubig. Pagka malabnaw pa, dagdag lang ng konting harina. Ngayon, kung napapansin nyo, nakuha ko na yung tamang lapot agad na nagdagdag ako. Kasi nga, matagal ko nang ginagawa to, kaya tansyado ko na talaga kung gaano karaming harina yung ilalagay. Yung ganitong karaming orange coating mixture, guys, marami ka nang makukot dito. Kasi yung ganito karami, usually pang business na yan eh. Kung konti lang gagawin mo, syempre konti lang din yung tubig na amount na gagawin mo. Tapos tansyahin mo na lang yung lapot na ibase mo dito. At finally, eto na nga ang last procedure. Lalagyan na natin ng coating yung penoy. At kapag ito'y naluto, tatawagin na natin itong tukneneng. At ayun na nga, ipapakita ko sa inyo guys yung proseso. Una, itong mga penoy na nakikita nyo na to ay tatransfer natin dito, papunta dito sa orange mixture. Ganito yan. Maglagay lang tayo ng mga penoy dito sa pangalawang tupperware. Then, lagyan natin siya ng harina. Diyan kasi sa pangalawang tupperware natin, diyan natin pagugulungin sa harina yung mga penoy para mas maging makapit siya dun sa orange mixture. About sa pagsasalang, kailangan nating siguraduhin na well calibrated na yung temperature ng mantika natin. Yung tipong kapag nagsalang tayo, is kaya niya nang makaprito. I-transfer lang natin yung mga pinagulong natin sa harina na mga penoy dito sa orange mixture. At para mas maging maganda ang outcome ng tukneneng na lulutuin nyo, I suggest na lutuin nyo siya sa deep fry na mantika. Dahil kapag nakuha natin yung tamang level ng mantika, bilog yung magiging outcome ng tukneneng na lulutuin natin. I-coating lang siya natin ng maayos, tapos dahan-dahan natin siyang islide sa tupperware, then dahan-dahan itambok sa mantika. Ulitin lang natin yung proseso hanggang sa magamay na natin. Kapag kaganyang calibrated at kulo na yung mantika, mga approximately 10 to 15 seconds ito na yung bottom part niyan. Matigas na yung coating niyan. Kaya pwede nyo na siyang baliktarin para yung ibabaw maluto din. After nyong baliktarin, mga 5 seconds, well cooked na yung tukneneng at pwede nyo nang hanguin. At ayun na nga, sana ay may natutunan kayo at higit sa lahat ay nag-enjoy kayo sa panonood ng videong ito. Sana ay mag-succeed kayo sa paggawa nyo ng tukneneng mga kainam. Hanggang sa muli, it's your boy Dunks, your vendor buddy. Thank you!